Ayan, dito mga po sa part na ito ay umalis kami ng alas 4 ng madaling araw dito sa amin sa Calapan. Ano po, papunta sa aming pupuntahan sa aming paghahantingan ng Umong Itim at Batong Alog. Ayan po. Bali, dyan po ay talagang kauulan lang at nagbabadya na nga ulit na umulan. Napakalayong biyahe, kaya po mas inagahan na naming umalis agad. Sobrang lakas ng ulan dito. Ayan, kung mapansin nyo yung kalsada, talagang basang-basa pa. At yan nga po, tumigil muna kami dito at pansamantala pong nagpatila ng ulan. Bali, kami po ay walong magkakasama. Ano po, ito nga yung kasama naming isa na kajakit na at si Carpintero Mangyan po, antingerong Mangyan, siya yung aming driver. Dito po, dumating na kami sa aming pupuntahan. Siyempre, dumaan muna kami sa isang kaibigan para magpahinga. Ano po, sa part na ito, napakainit na ng panahon. At kung mapansin nyo, si Nine Misteryo ay nagdadasal na. Ayan. At siyempre, hindi po mawala yung pakitaan ng gamit. Ano? Sa dinat na namin, eh, meron siya mga tinatanga na gamit. May medalyon siya ng Santo Niño. Ang likod ay Diyos Ama. Kati sa bukal, siyempre meron din siya. Napakadami niyang gamit. Ano? Nakahalos mapuno yung kanyang lalagyan. Santo Kristong nakakabit sa digno, meron din po siya. At siyempre po yung berhen na nakakapit pa din sa dignum. At pagkatapos po noon ay kami kumain muna para naman bago kami maganting ay may laman yung aming tiyan. Ayan, yung misteryo, paspas. At nag-umpisa na nga po ulit kaming maglakbay papunta sa aming pupuntahan. Talaga pong napakalayo nito, ano. Kaya po yung video ay kinakat ko na lang kasi talagang pag ibibidyo mo ay gugugulin nito ay napakahabang oras kasi napakahabang biyahe, nakakabulol. Ayan po. Mainit na po dyan sa mga oras na yan. Talagang hindi pa nga tayo nakapagdala niyan jacket. Ano po? Napakalayo. Pero sulit yung punta namin dyan. Sa totoo lang ako. Magandang lugar din. At dito nga po ay nandito na kami sa Batong Kalog. At syempre pinalad tayo na makakuha ng isa. Diyan po ay talagang napakahirap manguha, ano po. Pero sa totoo po ay pinalad tayong makakuha ng dalawa. Meron din po tayo nakuha ng mga libon ng kabibe. At syempre po yung pinakang maganda ay nakakuha tayo ng alimangong naging bato. Ayan. Napakahirap pong hanapin yan kasi kailangan mo talagang tuktukin at meron naman pong sadyang umaalog na tulad nung nakita kong isa na hindi na kinalog. Talaga pong siya'y kumakalog. Kaya swerte tayo kasi kahit napakalayo nung biyahe ay tayo ay biniyayaan o pinagkalooban. Ano, yan po kasing ilog na yan ay napakasagrado. Sobra po kasagrado yung ilog na yan. At pagkatapos po noon ay dumiretso kami dito sa
hunting site naman po ng umong itim, ano. Yan, kung mapansin nyo, tayo ay pinalad agad ng isa na medyo malaki. Ang umong itim po ay mahirap ding makuha. Pera na lang kung talagang siya ay nawala na sa... Kung siya ay natanggal na sa loob ng bato. Kasi yung iba po ay nasa loob pa ng bato. At kailangan nyo pa pong tiktikin, ano. Yung iba naming kasama ay napakadami nang nakuha. Ayan, ganyan po yung ginagawa. Binabasag. Yung iba po ay madami na nakuha, ano. Yung mga kasama namin. Siyempre tayo, tuloy yung paghanap natin. At eto nga, nagkita tayo ng isa na talaga nasa loob pa ng bato. Grabe yung ganda ng lugar dito, ano. Napakatahimik. Sobrang tahimik ng lugar. Ang mga dumadaan po dito ay mga katutubong mangyana. Ayan na. At hindi din biro po yung manguha nito, ano? Kasi nakahalo talaga siya sa mga normal na bato. Ang hinahanap ko po kasi yung medyo maliliit lang. Kasi pag sobrang laki ay talaga namang napakabigat. Ito pong ilog na ito ay patay na ilog. Ito nga nakakita yung kasama namin ng solid talaga. Dalawa pa, nakadikit pa sa bato. At ito nakita niya ay tatlo. Ayan. Ang dami. Napakaswerte niya. Pagkatapos po niyan ay siyempre kumain kami. Umuwi na po kami sa aming lugar na halos inabot po ng gabi. Salamat po sa lahat. Like and share.